Good morning guys! Isang masiglang araw na naman para sa atin para magsimula na naman tayo magtrabaho. Today's mission is i-arrange natin ang laman ng shop natin. I-organize natin ng maayos para kahit si kuya na yung magbantay dito, hindi siya mahirapan na hanapin kung anong sizes and anong prices ang binibili ni customer. Maraming salamat pala sa walang sawang nanonood, nagla-like, share and follow sa ating channel. Ang mission natin today, i-organize natin at linisin natin ang loob ng mini shop natin. Kita nyo, medyo magulo pa rin yung paglagay natin and nakalapag pa yung bagong dating na stocks natin dito. 1 month na rin mga lodi, di tayo nakalinis. Kita nyo sa mga gilid, maraming alikabok. Lahat ng mga gilid dito is pupunasan natin para matanggal yung alikabok. Kita nyo maging dito sa gilid, halos hindi na nalilinisan talaga lahat. I-organize natin to, pati yung mga nakalagay dyan, ilalabas natin lahat. Pag-iwalay natin, pagsasamahan natin bawat same ng size and same ng style ng head. Meron tayo dito guys, 3 types ng head. Meron tayong CNC cut, merong normal head, and meron tayong salaya head. So kayo na bahala mamili kapag bibili kayo sa ating shop. Bagong lahat, huwag nyo munang kakalimutang like, share, follow, and subscribe para always kayong mapasama sa mga susunod na video natin. Alam ko guys, karamihan sa inyo dyan pumupunta dito sa aking channel para manood ng waswas. Pero since wala pa tayong waswas na sasalihan, mag daily vlog muna tayo para sa shop natin. Gusto ko lang makapag-inspire sa inyo kung paano magsimula ng negosyo. Sa susunod na video natin mga lodi, i-review natin si King Max kung magkano yung naubos natin na GR5 volts. Meron pang mga kulang dito kaya kukumpletuhin natin muna. Sa susunod na video natin, titingnan natin kung magkano yung total na mauubos natin sa NMAX version 2. Lalo na kapag naka SB concept. Bibigyan ko kayo ng idea sa stock and formadong NMAX nyo. Sa mga naka NMAX dyan, baka naman palapag dyan sa ating comment section para makita natin yung kagwapuhan ng mga build nyo. Sabi nga nila, hindi bali nang maubos ang pera para sa motor, wag lang sa maling babae. Sabi naman ng iba, pag naka NMAX, babaero. Hindi totoo yan. Dahil motor lang ang sinasakyan nila kapag kami ayaw. Mabalik na tayo sa topic. Ngayon naman, isisimulan na natin i-arrange lahat ng GR5 volts natin dito. Ilalabas natin muna lahat ng nailagay ko dun. Iisa-isahin ko na siya ngayong ilapag para makuha natin lahat ng sizes and ma-arrange natin by their type and sizes. Ganito talaga guys ang ginagawa ko kapag walang klase. Pag naboboringan ako, pumupunta ako sa shop and nag-iimbento kung ano yung gagawin ko. Kung ano yung papasok sa isip ko, ginagawa ko basta makakabuti sa loob ng shop. Kaya dapat, kung magninegosyo kayo, doon kayo sa nag-i-enjoy kayo para hindi kayo maboring. And hindi nyo habulin yung mabilis na kitaan. Sa mga nagtatanong pala, ba't nakafocus lang ako dito sa mini shop natin, which is meron naman akong malaking shop, pinaubaya ko na kasi yung malaking shop ko kay mama. And dito naman sa mini shop na to is gusto ko magsimula ng maliit and titingnan ko kung paano ko siya mapapalaki. Nagsimula ako dito sa GR5 volt ng 50 to 70,000 na puhunan. And as of now, napabot ko na rin siya ng 200 to 300,000 pesos. Kasi per month akong bumibili ng stocks. Lahat ng kita ko sa loob ng isang buwan is binibili ko siya ng bagong stock. Hindi ko ginagamit yung pera para sa negosyo. Para sa mga nagbabalak mag GR5 dyan, baka naman PM lang sa akin or comment kayo dyan sa ating comment section para makabili kayo sa ating shop. Tapos na rin nating ilabas lahat. Ito guys, lahat ng available sizes natin and available colors. So meron na ako dito pinalitan ng color. Itong teal color, dark purple, gold, pink, dark blue, and green. So ngayon, i-arrange natin siya. Lahat ng ibang sizes dito, which is meron naman dito, ilalagay natin dyan para hindi na masyado kalat. Meron akong listahan dito and ito yung susundan natin para ma-organize natin ng maayos yung pagkakaiba ng head ng bolts. Unang step, lahat ng bagong stocks natin dito is nilalagay ko sa bawat sizes na kaparehas niya para hindi na masyado kalat. Nagbabase lang ako dito sa iniprint ko para sa sizes and prices. Natapos na natin i-organize lahat ng sizes. Na-organize na rin natin according dito sa listing natin. Inuna natin doon is yung mga flathead. Sample ng flathead natin is kagaya na itong sa Breck Floyd. So, ganyan yung ulo niya, flat lang. Dito naman guys, is hindi ko na ito sinali dyan kasi i-display ko lang tong bicolored na. So, pang crankcase bolt tong pinag-iwalay ko pang NMAX Aerox, tag 10 pieces. Kinumpleto ko na siya para kapag may bumili is hindi na tumagal pang magkulay. So, ito yung sizes natin sa flathead. Hiniwalay ko na dito. And meron pa dyan isa, hindi na nakalagay kasi puno na.
Sa layer head naman tayo, kapag sinabi natin sa layer head is ganito yung ulo niya. So by the way guys, ito meron na tayong pang Brake Floyd na sa layer head. Same sila dito, Brake Floyd din, pero magkaiba lang sila ng head. Siyempre magkaiba rin sila ng price. So ito yung sizes natin, from 6x15 to 6x90, meron na tayo. Hindi ko na dinisplay lahat dito, nilagay ko na lang dun sa karton para hindi masyadong puno. Meron tayong 8x25 to 8x40, and meron tayong 10x25 to 10x60. Isisiparate na natin sila kasi magkaiba sila ng head. And dito naman tayo sa CNC cut head, okay? Ganito mga lodi yung sample ng head niya. Flat siya pero meron siyang display na parang CNC. Meron tayong pang disc bolt and body bolts. Open nut naman tayo, meron tayong 8mm open nut and 6mm open nut. So palagi natin itong nagagamit, ito sa brake lever. And ito naman nagagamit natin siya sa iba pang sizes ng bolt sa motor natin. Ito pwede pa siya magamit sa nut ng seat natin. Close nut naman tayo, meron tayong 10mm, 12mm, 16mm pang rear nut and max aerox. So meron pa tayong 14mm pero hindi ko pa siya na-display, nandun pa siya sa apartment. Meron tayong bar end, brake arm, 2 cup pang Yamaha and Suzuki meron tayo. Next in line is banjo bolt. So konti lang guys yung dinidisplay ko dito, tagtatlong set lang para hindi masyado puno. Meron tayong pang standard na banjo bolt, pang fine or mga Brembo, and meron tayong lever bolts. So meron din pala ditong last natin is pang Suzuki, pang Raider FI panel, and meron tayong pang Brake Master na cover. Next na gagawin natin is ilalagay naman natin siya dyan sa loob ng glass. Inisize ako na siyang ipasok dito sa glass. Siyempre, i-organize natin siya according to their types and sizes para hindi magkalituhan. Tapos na rin natin. Kita niyo pati CNC bolts natin dito is inarrange ko na rin siya para malagay natin ng maayos. So, meron tayong available na CNC bolts dito guys and GR5 bolts. And dito naman sa baba is yung GR5 bolts natin. So, bibilihan ko pa ng ganito yung iba dito na hindi pa natin nalalagyan tulad nito. So, mas maganda kasi tingnan kapag meron na siyang lagayan kaysa sa nakabalot pa lang. Okay, so dito banda, lever bolts, banjo bolts, glue cup, bar end, and close nut natin dito. Dito naman is open nut. And CNC head natin, pang disc and body bolts. And dito naman tayo sa kabila, halos puno sa taas. Ayan, nandito na rin yung mga display natin. Ito yung kanina, yung sabi ko sa inyo nakalagay dyan. Meron na tayong iba't ibang kulay para sa crankcase ng NMAX and Aerox. So, dito naman is yung flat head natin or normal head. And dito naman is sa layer head natin. Ayan, nandiyan na yung lahat ng sizes. Start tayo sa 5mm to 10mm thread. Okay, so nailagay na natin ng maayos. At least, meron tayong nagawa ngayong araw. At dahil natapos na natin siya, is pwede na natin i-open ang shop. At dahil na-open na natin ang shop, si Kuya nang bahala ditong magbantay. Uuwi na ako at maglalaro ng Mobile Legends.